Magandang araw sa ating lahat mga master. Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, gagawa ako ng mga gagawin ko yung mga DIY na in-order sa atin, yung gamit lang yung resin battery. Bago nga pala ang lahat, sa mga bago sa channel ko, please subscribe, click the notification bell, tapos likes and share na rin sa ating mga videos para makakuha rin ng mga ideya yung ibang mga kagaya nating mahilig sa dagat, lalo na sa night spear fishing. Sa ngayon, ito yung mga in order sa atin. Ito meron na itong ano, gumawa na ako ng sanggaan dito. Pero hindi pa ito na dugtong, hindi pa ito na epoxy. So ito yung sanggaan ng battery para sa positive. Tapos ganun din yung sa dalawa. Gawin natin ngayon is idugtong natin yan ngayon. Tapos bali buuin itong isang housing kasama na yung ano niya, yung traha o takip. Ito yun, ito yung mga ano natin, yung ginagamit na coupling, PE coupling na ano. I-coupling to na media or 1/2, kaso malaki talaga yung dito sa ano, para kasya talaga yung battery. So PE coupling na 1/2, so sa isang coupling dalawang cover na ng battery. So dito natin ito ilalagay. Pero putulan pa rin natin yan hanggang dito. Kasi yung kaputol yan is yung para sa cover mo niya, yung takip. Yan o, kasya. Yan. Tapos ito naman, ano to, para rin sa akin, pang emergency lang. Bali, dadalhin ko palagi pag ano, nasa biyahe ako. Halimbawa, nasa duty ako. So ito ay isang ano, isa lang ang battery nito, isang Enoch battery na 26650. Kaya medyo maliit, maiksi lang. So pwedeng ilagay natin sa loob ng ating sling bag. Tapos yung ginamit natin ngayon na charger port is type C. Yan o. Types yung gamit natin ngayon. Kung magcha-charge sa'yo sa loob niyan, mayroong mag-iilaw na kulay asol. So bali, apat yung indicator ng ano niya, yung charging. Bali, halimbawa, mayroong nakalagay doon, bali, apat kasi 25%, 50%, 75%, at 100%. Pag halimbawa, mas mababa sa 25% yung pagcha-charge mo, so ang magbiblink yung unang ilaw, yung first. So bali, magbiblink yun pagka puno na yung 25%, mag-steady na yun. Tapos yung kasunod na naman para sa 50%, yung naman ang magbiblink hanggang sa matapos yung mabuo yung ano, yung 100% na pag-ilaw. Tapos iba rin ang connection nito sa ilalim. Bali yung sa battery niya, yun lang talaga sa charging. Ito yung sa ano, ito yung naka ano pa sa housing ng ano, charger port holder. So wala pa siya sa housing. So ito yung para sa battery. Yan o, battery. Yan sa pinakababa. Yan, may plus at saka minus. So doon mo itatap yung linya mo galing sa battery para sa charging.
Yung output naman niya, dito yung sa ibabaw, yung 5 volt. Dito, dito sa ano, sa taas. Bali dito. Yan yun. May nakalagay dyan na ano. 5 volt. Ayan. Dito sa taas dito. Yan yung sa battery output niya. Subali, hindi na dito direkta yung wire para sa switch natin at saka sa LED natin. So dito na tayo magtatap ng linya sa taas yung sa 5 volt na output niya. So maganda talaga kasi yung output niya is hindi lalagpas talaga sa 5 volt. So ito ang kagandahan ng Type-C. Yung sa isa kasi Android na type lang yung sa mga dating charger. Ito yung sa ano, yung sa Android is direct. Direct bali yung wire natin sa ito yun o. Tapos yung wire direkta na sa ano, sa lahat ng linya, sa bulb, tapos sa ano, sa battery. Kasi isa lang yung plus at minus. So doon mo lang itatap yung lahat. Hindi kagaya sa type C. Na apat bali yung linya na yung wire ba ano sa loob ng ating charger port housing dito sa loob nito. Tapos pag magkapailaw ka dito, halimbawa mayroon nakatap ito na LED o yung headlamp niya, pag magpapailaw ka, pag din dito mag-ilaw yun, mag-ilaw din yung indicator ng charging dito sa loob nito. Pero hindi mo na makikita kung ilang percent lang kasi binubutasan lang natin para makita lang yung pag-blink-blink ng ano, yung charging natin. So ngayon, maghahalo ako ng epoxy para idikit itong ano natin, itong sa mga ano lang, yung sa gamit natin na dry seal. Idikit natin yung ulo kasama na yung sanggaan ng ating battery diyan. Dito kasi babangga yung positive ng battery. So ngayon maghahalo tayo ng epoxy. Okay mga master, so mayroon tayo hinahalo ng epoxy. So ngayon isa-isahin natin itong dugtong. So, bago natin pala idugtong, kailangan natin lagyan ng groove dito sa loob. Yan, may mga grooves dyan para dinikit talaga yung epoxy. Tapos, ito namang pulo ng ating flashlight. Ayan, mayroon din. So, gamit lang natin yung lagari ng bakal. So, ngayon, unang-una, dito natin lagyan ng epoxy. Tapos itong mga kanal, lagyan din natin ng kunti para masisilihan yung
may marka tayo dito. So dito tayo tatama yung para sa positive na ano, negative natin. So ganyan. Tapos lagyan na natin ito ng epoxy dito. Kailangan siguraduhin natin na yung sa pagdikit ng ating sanggaan ng ating battery is malagyan din ng epoxy para silyado-silyado talaga. Itong marka, dito natin itapat sa marka ng ating body o yung sa battery housing. Tapos, ano natin. So, yung mga sobra, matatanggalin natin. Tapos yung mga sumusubra din sa loob, para maging malinis yan, ipaplansa natin gamit yung kamay natin, yung daliri natin. Yan. So ganyan lang kasimple magdugtong ng ating ulo at saka yung katawan ng ating flashlight. So ngayon, di ba? Ang dating ganito lang na magkaiba yung parte, bali katawan, tapos ulo, tapos ito yung sanggaan. So, ito na. Ito na ngayon. So, hintayin na natin tumuyo itong epoxy. Saka natin puputulin dito, tapos ikakabit na natin itong ating battery entrance at saka yung sa cover. So yung pinutol natin at puputulin natin dito, yung isa is para sa cover. So ganyan lang kasimple mga master yung pagdugto ng ating ulo at saka katawan ng ating DIY na diving flashlight. So ulitin ko sa mga bago sa channel ko, please suportahan niyo yung channel ko, subscribe my channel, click niyo yung notification bell, tapos likes and share na rin para may bahagi natin sa ating mga kasamahan o mga kagaya nating mga mahilig sa dagat, lalo-lalo na sa night spear fishing, para magkaroon din ito kayo ng ganito. Yung iba kasi, marami nag-order sa akin na mga taga ibang lugar, yung nasa Luzon, Visayas, sa ibang parte dito sa Mindanao. Kaso lang, limitado kasi yung oras natin sa paggawa kasi nasa ano tayo, sa trabaho o sa duty tayo, so wala tayong magagawa. Pag off-duty naman, ilang araw lang. So mayroon ding maraming nag-order dito sa lokal dito sa amin. Kaya itong tatlo, may mga ano to, may pag-aari na to. Tapos yun nga, mahirapan akong makagawa ng para pang ano sa
ibang lugar. So, pasensya muna sa ngayon kasi yung kapatid ko rin na kasama kong gumagawa nito, napasok na rin sa trabaho. Kaya ayun, pag mag-off-duty lang din siya maka, magkaroon ng panahon para gumawa din ng ganito. So, yun lang po. At maraming salamat. God bless po sa ating lahat.